Higit isang taon na nang sinubok tayo ng pandemya, ang COVID-19 coronavirus. Isa ang kagawaran ng edukasyon sa mga lubhang naapektuhan nito, lalong-lalo na sa buhay ng mga batang mag-aaral. Kaakibat ng matinding krisis ang mga pagsubok na kinahaharap ng DepEd. Una, kung paano maihahatid sa mga mag-aaral ang dekalidad na edukasyon sa gitna ng matinding hamon. Ikalawa, ang kakulangan ng gadget at budget para sa online class. At ikatlo, ang kawalan ng sapat na oras o kakulangan ng kaalaman ng knowledge bearer na gagabay sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pangunguna ni Ginoong Orlando Emmanuel, Schools Division Superintendent, kaagapay ang tatlong Assistant Schools Division Superintendent, ang buong top management ng SDO Cagayan, sa patnubay ni Ginang Raquel C. Marantan, District Supervisor, at Ginang Merlita T. Castillo, School Head, ay matagumpay na nailunsad ang Basic Education Learning Continuity Plan. Upang matugunan ang mga pagsubok sa distant learning, aktibong nakilahok at nakibahagi ang ating guro sa iba't ibang webinar upang mapagyaman ang kanyang kaalaman at kasanayan sa paggawa ng learning materials. Tuloy-tuloy din ang pagtuturo ni Teacher Del sa mga bata gamit ang iba't ibang platforms, gaya ng online at ang paggawa ng recorded video lessons. Ngunit, katulad ng coronavirus, hindi basta napupuksa. Maya't maya may panibagong variant. Ganito rin ang sitwasyon sa DepEd. Maya't maya may panibagong pagsubok. Sa kabila nito, laging may uusbong na bagong pag-asa. Katulad ito ng halamang bakong na tumutubo at lumalago sa lawa ng Sitio Bangalaw. Bakong, hatid ay bagong. Bagong simula, bagong pag-asa. Panibagong pag-asa ang muling nasilayan ng ating guro nang umpisahan niyang gumawa ng recorded audio lessons gamit ang podcast ng Project Palm na pinakilala ni Ginang Shelo Tangan, ASDS. Nagsilbi itong karagdagang material sa pagkatuto gamit ang audio lessons para sa mga batang walang kakayahan sa online media platforms. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Teacher Del, malaking hamon pa din sa kanya kung paano naman ang mga mag-aaral na hindi kayang abutin ng mga nasabing paraan ng pagkatuto. Mga mag-aaral na kung may tuturing ay salat sa yaman, uhaw sa kaalaman. Napalalo nga ayat mi, nga tumulong nga mangisuro kadagiti anak mi, nga madda dagiti saan mi nga maawatan. Kaya mangisuro ti apok ma'am, kaputi rigat ti panagbiag, iyon unami pa ilang muti mapantibangka ngumno ti maluman, rabi mo't na sumangpit kami, mabambanog kami mo't ma'am, so nga agina na kami mo't mapang kami maturugan. Ang sitwasyong ito ang umantig sa puso ng ating bidang guro at daw palad na humingi ng basbas sa may kapal kung bakit, dapat at lalo siyang magpursige. At ipinaalala ang battle cry ng kagawaran na walang batang maiiwan anumang hamon ng buhay. Sa kabila ng takot at pangamba sa kasalukuyang sitwasyon, hindi naging hadlang kay Teacher Del upang abutin ang mga batang salat sa kaalaman, uhaw sa karunungan. Katuwang ang mga kapwa guro, local government unit, mga magulang, barangay officials, other government and non-government organizations, at iba pang stakeholders alinsunod sa direktiba ng DOH, matagumpay na nais sa katuparan ang proyektong Turo Ko, Bit-Bit Ko. Bit-Bit ang pag-asa, ihahatid ng guro ang module at on-site na pagtuturo sa mga mag-aaral na hindi kayang abutin ng online platforms. Magyaman na ma'am, temayo pa ng ibalay-balay nga gisuro. Mas mawatak tilaksong ko. Ang distansya at pandemya ay hindi hadlang. Bagkus nagsilbing hamon ito kay Teacher Del upang maihatid ang dekalidad na edukasyon sa new normal na panahon. Lahat ng ito ang naging sandigan ni Teacher Del. Bit-bit ang pag-asang walang batang maiiwan. Dekalidad na edukasyon ay makakamtan anumang hamon ang dumating sa ating buhay. Ako si Teacher Del at ito ang kwentong tagumpay ko. Tagumpay ng bawat Teresyano, tagumpay nating lahat para sa bawat batang Pilipino.